Huwag kang baka alam, ngayon ipag-uusapan natin ang isa sa mga naging kontrobersya kamakailan patungkol sa alas na suot-suot na Cristina Bernadette Cuanco Aquino o mas kilala natin na si Chris Aquino na pinaniniwalaang isa sa mga alas ng dating First Lady Imelda Remedios Visitacion Romualdez Marcos o mas kilala natin bilang Imelda Marcos. Ating tunghayan kung ano nga ba ang nasa likod ng alas na sinusuot ni Chris Aquino at bakit ito nagsiklaban ng kontrobersya. Una sa lahat, ilang beses na nagbigay ng pahayag si Chris Aquino na ang kanyang suot na alas ay sa kanya. Ngunit noong Abril ay mayroong lumabas na viral video ng isang senior citizen na sinasabing suot ni Chris Aquino ang isa sa mga ninakaw na alas ni Imelda Marcos. Marami pa raw na ninakaw na mga gamit ni Marcos kasama na ang mga damit, sapatos at mga alas nito. Sinasabi niya na kanino ba nakita ang mga ninakaw na alas ni Imelda Marcos? Di ba kay Chris Aquino? Sinabi niyang buksan ang inyong mga mata at isipan at di magbulag-bulagan na ang suot ni Chris Aquino ay isa sa mga nakaw na alas mula kay Imelda Marcos. Napag-alaman din na hindi totoo ang pahayag ng senior citizen dahil noong 2015 pa nang unang maipakita at maibalita ang naturang alas na kamukhang kamukha ng alas ni Imelda Marcos, ito ni Chris Aquino na suot niya sa isang Apex Summit isang linggo bago ang appraisal ng alas. Ayon din sa pahayag ni PCGG Commissioner Andy De Castro na ang suot na alas ni Chris Aquino at ang isinuot ni Imelda Marcos ay magkaiba. Sinasabi rin niya na nasa isang highly secured vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naturang alas ni Imelda Marcos. At walang paraan si Chris Aquino o kahit na sino man na makuha ito. It is impossible for it to be taken away in the central bank vault and to return just in time for the appraisal a week later. It looks completely different. Pahayag nito, kung susuriin ang viral na larawan, makikita rin ang pagkakaiba ng kwintas na suot ni Chris na tinutukoy na nasamsam na kwintas ni Imelda Marcos. Ang kwintas ni Imelda ay may small dark jewels sa pagitan ng mga diamante na hindi makikita sa kwintas ni Chris. At sinabi ng PCGG na apat na susi ang kinakailangan upang mabuksan ang naturang na vault na kinalalagyan ang sinasabing alas ni Imelda Marcos maging ang ibang koleksyon niya. At ang mga ahensya lamang na may kontrol sa naturang vault ay ang PCGG Bureau of Customs, Commission on Audit at Office of the President. Sinasabi rin ni De Castro na ang mga alas na nakatago sa BSP vault ay binilang lahat batay sa orihinal na listahan mula sa pagkasamsam nito. Mula sa pagpapatalsik kay dating reheming Marcos noong taong 1986. Ang naturang pahayag ay sinang-ayunan naman ng dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at binabantaan ang sinumang magtatangkang magbintang ulit kay Chris Aquino at magpapakalat ng chismis tungkol sa alas na kwintas na tinutukoy dahil ang istoryang paninirang ito ay hindi lang nakakapekto sa pangalan ni Chris Aquino kundi pati na rin sa pangalan ng PCGG at BSP. Dagdag pa niya na criminal case ang pwedeng ihahin sa mga gumagawa ng istoryang ito tungkol sa alas ni Imelda Marcos na tinuturing pangang mula sa nakaw na yaman at nagmula mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas at PCGG o Presidential Commission on Good Governance na nagsabing imposibleng mangyari yon. Sinabi rin niya na magsisimula na silang kumuha ng mga screenshots ng mga comments maging ang mga profile ng mga nagsasabi nito at ipapadala sa PCGG, BSP at sa mismong taong sinisiraan nito. Sa pahayag niya pa na dalawang government agencies at isang individual ang mismong sinisiraan nila sa isang bagay na iniata sa kanila na hindi rin nila maaaring galawin iyon sa ilalim ng batas na hindi pwedeng galawin o ipahiram sa maling mga pamamaraan ang mga assets na ipinagkakatiwala sa kanila kagaya ng mga alas na nasamsam sa kinikilalang ill-gotten wealth mula sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na para na rin ninyong inaakusahan ang PCGG at BSP ng paglabag sa batas. Noon daw ay nadadaan pa sa salita ang mga ganitong komento pero hindi pa rin nahihinto ang mga ganitong istorya kaya nananawagan siya sa mga receipts ng mga komentong ito at i-message siya kanya dahil siya mismo ang gagawa ng kilos ukol rito laban sa maling paggamit ng mga salita at iipunin niya ito upang ipadala sa mga kinauukulan. Ipiniliwanag na rin ilang beses ni Chris Aquino na ang kwintas na kanyang ginamit ay mismong binili niya sa isang Italian jewelry brand na Bottega Veneta mula sa kanyang hard-earned tax-paid income gamit ang kanyang credit card at may mga resibo siya na magpapatunay ng mismong transaksyon para patunayang siya ang bumili nito at ang alas na ito ay hindi puno ng diamante kundi cubic zirconia
na gawa sa silver batay sa website ng brand na nagkakahalaga ito ng $2,200 per piece o nasa mahigit 107,000 pesos ayon sa palitan ng dolyar ngayon. Ang isa pang alas na binibintangan na ninakaw umano ni Chris Aquino kay Imelda ay ang alas na isinuot niya sa Hollywood premiere ng Crazy Rich Asians na nilinaw na rin mismo ni Chris na ang kwintas na ito ay custom-made jewelry mula sa isang Cebu-based jewelry na Daya Gold. Pinatanayan naman ng mga designers ang pahayag nito ni Chris batay sa kanilang Instagram post na nagsasabing, "It is only fitting for a woman as distinguished as Chris is adored without world-class jewelry pieces during the prestigious event." Isang linggo matapos ang APEC Summit ay sinimulan na ng PCGG kasama ng BOC at Office of the President ang isang linggong appraisal sa koleksyon ng mga alas ng mga international auction house sa The Based at Christie's na tinatayang tataas ang halaga nito mula sa unang halaga nito na $6 million hanggang $8 million mula pa noong 1990 na hindi pa nailalabas. Batay sa ulat ng PCGG ukol sa tatlong dekada ng koleksyon ng mga alas na sa pangangalaga ng BSP ay tinatayang aabot na sa halagang 1 billion pesos na kasama sa mga koleksyon ay ang Diamond Studded, Tiaras, Quintas, Brooke, Ikaw, Sinturon at iba pang gems. Kasama na din ang ilang mga relong pambabae at panlalaki kagaya ng Patek Philippe, Rolex, Cartier at ang ibang mga piraso naman ay mula sa mga kilalang international jewelry makers tulad ng Bulgari, Van Cleef & Arpels at Buccellati. Kabilang sa pinakatanyag na piraso ang 25-carat pink diamond na itinuturing na isang rare jewel. Kasabay ng mga kontrobersiyang ito ay ang mga napansin ng mga netizens sa mga recent Instagram post niya na nasa Amerika siyang kasama ang mga anak at pamilya niya para sa kanyang pagpapagamot sa kanyang kalagayan na ipinapaliwanag niya ang kanyang mga medical procedures upang mapabilis ang pagbuti ng kalagayan nito. Ngunit kahit sa kalagayan niya, ay iba ang hinihiling ng mga netizens sa pagbabatikos nila sa dating TV host dahil sa kanyang kalagayan ay pansin ang mga alas na suot nito. Lubhang ikinapagtataka ng mga netizens kung bakit nagsusuot pa rin ito ng mamahaling alas kung nasa loob lang ito ng bahay o ospital at walang importanteng okasyon na pupuntahan. Lingid man sa kalaman ng iba o sa inyong mga kaalam na ang perlas ay pinapaniwalaan sa feng shui na may healing attributes. Kaya di nakapagtataka na sinusuot ito ni Chris Aquino na isang masugid na tagasunod ng feng shui. Nagbigay din ng mensahe ng simpatya ang talent manager niyang si Lolit Solis sa isang Instagram post niya na nagsasabing maraming nagre-react sa suot ni Chris Aquino na pearl necklace. Akala ng iba may sakit na naka South Sea Pearls pa na gamit sa loob ng bahay. Hindi nila alam na may feng shui na nagsabi kay Chris Aquino na panlaban ito sa sakit at mga negativities sa buhay ang alas na perlas dahil ang perlas lang daw ang jewelry na buhay at live kaya ito lang ang pwedeng observer ng ating katawan. Kaya laging naniniwala dito sa Chris kaya lagi siyang may suot na pearl jewelry araw-araw be it necklace, ring, pendant o bracelet. Si Chris talaga believer ng feng shui at oriental treatment kaya naman traditional ang kanyang mga paniniwala. Maganda na nga ang mga sinasabi sa kanya ng mga medical procedures at ginagawa niya at sinusunod basta all prayers for the Aquinos. Chris, Joshua and Bimby, nagagaling sila at magiging healthy dahil marami ang nagmamahal sa kanila. More prayers please. So ayun na nga ang mga nakalap nating impormasyon tungkol sa mga alas ni Chris Aquino na binibintang na alas daw ni Imelda Marcos. May tamang katwira naman ang PCGG at BSP tungkol sa kanilang pahayag ukol sa mga alas na may mga ebidensya naman si Chris Aquino sa mga binibili at ginagamit niyang mga alahas. Marapat talaga na alam natin kung saan natin ibabatay ang ating mga istorya bago natin ito sabihin. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? May nalalaman ba kayong ibang mga bagay tungkol sa tinalakay natin ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, "Knowledge has a beginning, but no end."